Uy, congrats! Nag-top 1 ka daw ah. Ang ganda mo ngayon. Wow! Nakita namin yung ginawa mo. Ayos yun ah. Ikaw, anong isasagot mo sa mga bating ganito? Totoo nga bang hindi ka na humble kapag nagsabi ka ng thank you? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng humility o pagpapakumbaba sa Tagalog? Sa video na ito, ipapailwanag ko ang application ng pagiging humble na ma-apply mo araw-araw and in practical, in reality, not just in spiritual. So, if you guys are ready, just press on. That's the best topic to talk about. Kasi hindi lang naman tayo nabubuhay in spiritual. Nabubuhay tayo sa mundo at hindi natin mapapakita ang kapurihan sa Panginoon, ang, you know, ang liwanag niya kung hindi natin ito ia-apply sa araw-araw. Hindi makikita ng ibang tao na humble ka. Gagawin ko ang video na to kasi gusto nating alisin yung chaos, yung confusion sa pagsagot sa mga ganitong pagbati na madalas nag-aalinlangan tayo magsabi ng thank you. So para instead lagi tayo magsabi ng praise God, holy to God, glory to God. Hindi naman masama yun. Pero, gusto kong ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan ng pagkasabi ng thank you. Pero bago yun, bago ka sa channel na to, gusto mong pag-usapan ng tungkol sa faith, self-development, encouragement, please consider subscribing and liking, sharing this video, lalo na sa mga kapatid nating Kristiyano. So yun nga guys, ang sabi ni C.S. Lewis, thousands of humans have been brought to think that humility means pretty woman trying to believe that they are ugly and clever men trying that they are fool. Yun, alam mo yung pag nagsabi ka, uy, ang ganda mo ngayon. Di naman. Uy, di ah. O kaya naman sabi, uy, yung talino mo pala. Di ah. So, you put yourself where down. Sa video na to, gusto kong ipaliwanag sa inyo na hindi masamang magsabi ng thank you. Bakit? Kung naniniwala ka, kapatid, ikaw, kung naniniwala ka na ginagawa ng Panginoon ang pagtulong sa'yo, paggabay sa'yo, pagbibigay sa'yo ng wisdom and strength. Kasi di ba nagpipray naman tayo bago tayo gumawa ng isang bagay o kapag mayroon tayong gustong ma-achieve at may ginagawa tayo para sa kalooban niya, sa presensya niya, sa Bible study o sa anumang field, pinagpipray natin yun. Ngayon, nanghihingi tayo ng faith, nanghihingi tayo ng strength, nanghihingi tayo ng wisdom, ng pagsama niya. Kung talagang naniniwala ka, nananampalataya ka na nasa iyo ang Panginoon, habang ginagawa mo yun at inaalay mo yun sa Panginoon, bakit mo ibabato na hindi naman? So parang ang nangyayari, hindi mo rin kiniklaim at hindi mo nag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. Kasi bakit natin i-deny, nakasama natin ang Diyos na ginagawa natin yan. Yung pagsabi ng glory to God, it's okay, it's actually good, but it's a religious way. Pero hindi natin masasabi na talagang glory to God yun kung hindi natin na-appreciate ang pagtulong at pagsama sa atin ng Panginoon. Ngayon kapatid, tanongin natin ang sarili natin. Nung bang ginagawa mo ang isang bagay o yung pag-accept mo sa sarili mo na maganda ka, ginawa ka ng Panginoon, na perfect, i-deny mo ba na binilas ka ng Panginoon? I-deny mo ba na kasama mo ang Panginoon? So, if God is with you sa paggawa ng mga gandang bagay at pagiging ikaw sa sarili mo, huwag natin i-deny. Say thank you. Doon mo sundan ng pagsasabi ng salamat sa tulong ng Panginoon. Salamat din sa tulong ng Panginoon. And that's the real humility. At yun yung totoong pagpapakumbaba. Dahil lagi nga natin sinasabi, hindi naman natin magagawa ang isang bagay kung wala ang Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na lang sa iyo ang Panginoon, just say thank you. At the same time, you know to your heart na binigay mo ang kapurihan sa Panginoon at hindi sa sarili mo. Sinabi na ng Panginoon na tumitingin siya sa puso, hindi sa panlabas. So, whatever is in your heart, God sees it already. God knows that you are humble. But when you say thank you to other people, it doesn't mean na hindi ka humble. Ibig sabihin nun, magpapasalamat ka. Dahil nakita nila na kasama mo ang Panginoon. It's not claiming that glory. Hindi natin dinideny na kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Papayag ka ba na sabihin mo sa sarili mo mismo na hindi ka sinasamahan ng Panginoon? Di ba hindi? Kaya it's okay to say thank you. Sabi pa dito, true humility is not thinking less of yourself, but thinking yourself less. Hindi dahil wala kang tiwala sa sarili mo. Kung hindi, hindi mo lang tinitingnan ang sarili mo na magaling, na pinakamahalaga, na pinaka-excellent sa isang bagay. Pero hindi mo rin naman dinadown ang sarili mo na hindi ka magaling, na wala kang kaya, na hindi ka maganda, na hindi ka guwapo, na hindi rin yun humility. Hindi rin yun pagpapakumbaba. Imbis na magmagaling tayo, sa pagsasabi ng thank you, na i-express mo din, lubos-lubos ang iyong pasasalamat sa Panginoon dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa'yo sa
Pasalamatan mo ba ang Diyos sa ginagawa niya sa pagsama sa iyo? Pasalamatan mo ba ang Panginoon sa tuwing may ginagawa kang bagay? Ina-accept mo ba yung wisdom and strength na binibigay niya sa iyo? Kasi once nag-pray ka, pinagkalooban ka ni Lord, magandang naging resulta. Sinamahan ka niya, strength, wisdom, strategy, lahat nagkalooban sa iyo ng Panginoon. Tapos, nakita ng ibang tao na amaze sila, natuwa sila, na-entertain sila, at nakatulong sa kanila, na-inspire sila. Hindi mo ba i-accept yung mga pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon habang ginagawa mo ang isang bagay? Di ba hindi? So, just simply say thank you. At isa na yung kapurihan sa Panginoon na masaya ka na pinagpala ka niya. In your heart, you know na hindi mo yung magagawa kung wala ang tulong ng Panginoon. We all know that. Saying thank you. Salamat sa gifts na pinagkaloob sa iyo. Salamat sa kagandahan na pinagkaloob sa iyo. Salamat sa lakas na pinagkaloob sa iyo habang ginagawa mo ang isang bagay. Na pamamagitan din ng pagsasabi ng thank you, nag-glorify mo ang Panginoon. Sabihin mo, you are happy, you are blessed, and you recognize His work to you. So, yun lang ang simpleng explanation ko pagdating sa pagsasabi ng thank you. At the same time, pagiging humble sa harap ng tao at ang pinakakalaga sa harapan ng Panginoon. So, don't hesitate to say thank you. Thank you sa pagbati at salamat din sa Panginoon. May nakatulong ang video na ito sa iyo para mas ma-improve pa ang iyong personality at ang iyong perspective sa mga bagay-bagay. Naway maiapply mo ito sa iyong buhay at patuloy kang samahan ng Panginoon sa iyong paglago bilang isang Kristiyano. Huwag mo nga sanang kalimutang i-share din ito sa iyong mga kaibigan na nag-hesitate din magsabi ng thank you. Maraming salamat sa iyong time, maraming salamat sa iyong oras.